Speaking nyo, Senador Francis Tolentino, gusto ng palitan ang pangalan na West Philippine Sea. Samantala, dalawang barkong pandigma ng Pilipinas, pinagtatabuyan ang mga pising diesel ng China sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Nunggahi ni Senador Francis Tolentino nitong Huwebes kung pasibol na palitan ang pangalan na pinagtatalunan ng West Philippine Sea sa Greatest West Philippine Sea upang higit pang patibayin ang mga karapatan ng bansa sa soberanya. Maari bang baguhin ng Kongreso ang pangalan ng West Philippine Sea para sumaklaw sa isang Greater West Philippine Sea? Dagdag pa ni Francis Tolentino, ang West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na inaangkin din ng Beijing. Baganat maaaring maganda ito, sinabi ng kagawaran sa ugnayang panlabas na ang naturang termino ay hindi kikilanin sa buong mundo. Noong 2016, ang Alberta Tribunal na binuo sa ilalim ng UNCLOS ay higit na nagpasya ng pabor sa Pilipinas na idiniklara nito na walang legal na basihan ng China para angkinin ng mga halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Bukod sa China at Pilipinas at iba pang mga climates sa resources-rich waterway ay Brunei, Malaysia, Taiwan at Vietnam. Tinalakay ng Senate Special Committee ang siyam na panukalang batas na inihain sa Kongreso na naglalayong tukuyin ang mga maritime zone sa loob ng jurisdiction ng Pilipinas. Dagdag pa niya dito, ang pagtatag ng mga maritime zone ay magbibigay na kinakailangan pundasyon at balangkas para sa pagsasabatas ng mga susunod na batas na may kinalaman sa mga karapatan at obligasyon ng Pilipinas sa ating mga maritime zone. Samantala, sinabi ni Nel Simon Silva ng University of the Philippine Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea na ang pagkakaroon ng batas sa maritime zone ay makakatulong sa Pilipinas sa pakikipagnegosasyon sa ibang mga bansa hinggil sa agawan sa teritoryo. Yung maritime zone law makakabuti sa bansang Pilipinas, political step para makipag-negotiate tayo in good faith and other country. Sila makipag-negotiate sa atin. Isin ngayon, hindi po natin kontrolatong ugali ng China. Pagsasalin ang batas ng maritime zone ay magiging kapakipakinabang para sa ating mga hakbang sa politika. Makakatulong ito sa amin na makipag-ayos na may mabuting loob sa ibang mga bansa at gagawin din nila ang parihong-pariho. Hindi makukontrol ang ugali ng China na nasa kanila na kung kikilalanin nila ito. Ayon naman sa ating Philippine Coast Guard, hindi maiwasan magpayag ng paghihinaan ng loob ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard dahil sa tila kawalang suporta umano ng ilang external actor ukol sa pakikipaglaban ng bansa sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Bagamat walang pinapatamaan ang reaksyon ni Tarilla, ay makaraan ang mga komento ni Senador Robin Hood Padilla. Kinukwesto na mga presensya ng US United Navy aircraft sa military resupply mission sa Iyong Isyol noong September 8 na sinabi niya na maaaring magdulot na mas mataas na tensyon sa teritoryo. Sinabi rin ng mambabatas na maaaring makalagkat umano ang Pilipinas sa isang proxy war sa pagitan ng US at ng China. Nigyan din ito ni Tarilla na sa kabila ng kawalan ng external existante na natili silang nakatindig sa komandant ng Philippine Coast Guard at sa 30,000 na magigiting na tauhan ng Philippine Coast Guard na ginagawa lamang ang patriotic duty sa West Philippine Sea. Ayon naman kay Francis Tolentino nitong Huwebes na nakapag-aaprobahan na ang panukala na maritime zone na maaari itong maging batayan para sa updated na mapa ng Pilipinas na nasa sulungat sa Tindas Line ng Claim ng China sa isang ambos interview kasunod ng pandinig ng Senado ng Special Panel on Maritime Admiralty Zone. Tinanong ni Tolentino kung panukalang batas sa Maritime Zone ay maaaring maging batayan ng paglikha ng updated na mapa ng Pilipinas. Kasama ang mga katubigan, lalo na ang tubig, na nakapaligid sa Pilipinas. Nagdagpa ni Tolentino, kaya kailangan na natin gawin sa kanyang panukalang Senate Bill na 2294, nagpapahayag na ang pangunahing layunin ng Maritime Zone Bill ay ideklara ang mga Maritime Zone ng Pilipinas batay sa mga pamantayang itinakda ng United Nations Convention Law of the Sea. Nilalayon din itong linawin ang geographical na lawak ng domain ng Maritime ng Pilipinas. Kasabay nito, linawin ang mga illegal na kapangyarihan na maaaring gamitin ng Pilipinas. Ang inisyatiba ay sa gitna ng pag-aangkin ng teritoryo ng China sa halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Iginigit ngayon ng bagong release na karaniwang mapa ng China sa mapamamagitan ng Tindas Line ng teritoryo nito ay umaabot sa Taiwan at hilagang silangan estado ng India, Arunachal, Paradis at rehiyon ng Aksai Chin. Nauna rito, inihayag din ni Tolentino na sinusubukan ng Senate Panel sa Maritime Admiralty Zone na gumawa ng mapa bilang tugon sa Tindas Line ng China. Dahil sa Tindas Line ng China, mga kalapit na bansa nito ay nagprotesta
dahil sa mga pag-aangkin ng China sa mga teritoryo nito, natatamaan ang mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa, lalong-lalo na ang Pilipinas. Actually, monitor Filipino fishing vessels inside the Yungichun. More Filipino fishermen now are becoming more confident to go to the West Philippine Sea to once again do their fishing expedition. The Philippine Coast Guard presence, the Philippine Navy presence. At sa iba pang mga balita, dalawang makabagong barkong pandigma ng hukbong dagat ng Pilipinas ang nagsasagawa ng mga pagsasanay sa pamamaniobra malapit sa Ayunging Sul na sinasakop ng Pilipinas sa isang maliwanag na pagtatangka na itaboy ang mga dusudisina mga sasakyang pandagat ng China na nagtatangi masok at makakuha ng kontrol sa Sul. Niulat ng Puerto Princesa na nakabase sa Westcom Command na ang BRP Antonio Luna, ang isang Jose Rizal Class Guided Missile Frigate, kasama ang BRP Gregorio Del Pilar, isang Hamilton Class High Endurance Cutter, ay magkatabi na cross malapit sa Ayunging Sul, kung saan nakaground ang BRP Sierra Madre ay lumulutang sa mababaw na tubig at mga koralis. Idiniinito na ang pagtutulungan ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay nagsisilbi ng isang makapangyarihan paalala ng lakas, malakas na presensya at determinasyon ng Navy sa pagsasagawa ng kanilang misyon na protektahan at ipagtanggol ang interes na karagatan ng Pilipinas. Ang ehersisyo ay nakita bilang isang mapanghikayat na maniobra ng dalawang barko ng Pilipinas Navy para itulak pabalik ang mga sasakyang pandagat ng China na nakapalibot sa Ayunging Sul na agresibo at patuloy na inaangkin ng Beijing bilang sarili nito. Ang ehersisyo ay duwating kasunod ng matagumpay na pagsasagawa ng rotation o personal na resupply mission. Isang paglalakbay na nakita bilang isang maneuvering drill na sumasagisag sa pagkakaisa at pagkakaisa. Ang pagsasanay na ito ay nagbigay ng isang kahangahangang panoorin upang maasaksihan ang parihong mga barko ng hukbong dagat na nagpapakita ng kanilang kakayahan at koordinasyon habang sila ay naglalayag sa tandem na nagsasagawa ng maniobra, katumpakan habang kumukuha ka mga manglarawan ng mga aksyon ng mga barko. Ang mahalagang misyon ng kambal na layag ay nagpapakita ng pangako nitong pangalagaan ang integridad ng teritoryo at itaguyod ang katatagan sa West Philippine Sea. Hindi naman bababa sa walong bansa ang interesadong magsagawa ng joint patrol kasama ang Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na pananalakay ng China sa pinagagawang karagatan. Ibinunyag ito ni Armed Forces Chief Romeo Brunel Jr. sideline ng Mutual Defense Board meeting sa Camp Aguinaldo noong Huwebes. Sinabi niya na bukod sa United States, Japan, Australia, Malaysia, India, France, Canada at Singapore ay nagpayag ng katulad ng layunin para sa joint sales. Dahil sa mga pangbubuli at pang-aapi ng China, maraming bansa ang gustong tulungan ng bansang Pilipinas para palakasin ang depensa nito, lalo-lalo na ang presensya nito sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo sa mga bago nating video at sa mga narinig mo? At siyempre, kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, ay huwag mo namang kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago natin latest video. Maraming salamat sa iyong pakikinig, sa iyong panunood. Hanggang dito na lang ang latest video natin.